I bought you some clothes. Lahat ng mga damit mong masyadong maikli, pinatapon ko na. Napanganga ako sa sinabi niya. He's joking, right? Kinaban akong tumawa at pinalo ang braso niya. You're joking, right? Ngumisi lang siya at taglakad papuntang banyo. Tumakbo ko papuntang closet at tinanda pa mga short at sando ko. Pero wala. Pati na rin Louis Vuitton swimsuit ko nawawala din. Nangihinang napaupo ako. Naiiyak na ako. Mamahalin lahat naman yun tapos tinapo niya lang. Lalo na yung LV swimsuit ko. Ayun na nga lang may pagyayabang ko kay Rika tapos tinapo niya lang. Para akong batang umatungal habang nakaupo. Tumayo ako at padabag na pumunta sa labas ng banyo. Narinig kong tulog ng shower at mukhang naliligo siya. Dinikit ko ang katawan ko sa pintuan at malakas na kitutok yun. David, ibalik mo yung mga damit ko. Ah, mahal ang mga pinagbili ko dun tas tinapon mo lang. Mangiyak-ngiyak kong sambit. David, yung damit ko ibalik mo. Peste ka. Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit dinami mo pati mga damit ko? Nagsigaw ako nang biglang bumukas ang pinto at dalawang matitipon ng bisig ang dumapo sa akin. Nang harapin ko, siya'y nakangisi sa akin. Tumayo ko, tilingnan siya na masama. Bakit? David, bakit? Hinampas ko ang dibdib niya pero napatigil ako na makita kong wala siyang ibang saplot. Hinaplos ko ang braso niya. Bakit ang tigas ng braso mo? Wala sa sariling talong ko at bigla siyang tumawa ng malakas. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi ko. Tumigil siya sa pagtawa at hinapit ang bewang ko papalapit sa kanya. Naparunok ako na may naramdaman akong bahay sa puson ko. He is hard. Hindi ako makatingin sa mukha niya. Nakatingin lang ako sa balikat niya na hinawakan niyang kamay ko at nagulat ako na igiya niya yon sa kanyang kasangga. Nilapit niyang mukha sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Sobrang lapit na mukha niya at di ako makahinga. Feel that, baby. Mahinang bulong niya bago hinagkan ang labi ko. Sa kabilang banda. Nangangatog ang tuhod ko, peste. Hindi ako makalakad ng maayos. Nakailan sa akin kanina si David. 3 rounds. Bilib din ako sa stamina ko at nakayanan ko yun pagkatapos ng nangyari kagabi. Kililig ako nang hawakan ako ni David. Saan man nakuha to? Bulong niya sa akin na may halong inis. Ngumiti naman ako. Nilaban ko to kagabi para maisuot ako ngayon. Ang ganda nga eh. Nakasuot ako ngayon ng white denim short at crop top. Akala ko na ibasura niya ng lahat ng mga damit kong maikli. Pero hindi pa pala dahil naalala ko, nilaban ko to para maisuot ngayon. Naparunok ako nang biglang tumabi sa akin si Donald at may nanunoksong ngiti. Naglalakad kaming 5 ngayon at pupuntahan daw namin ang shipwreck. Nasa kanan ko si David, nasa kaliwa ko naman ang 3. Kinalabit ni Donald ang tagiliran ko dahilan para mapaatras ako at mas lumapit kay David. Naramdaman kong hawak niya sa bewang ko. Don't touch her! May halong inis na ani David pero hindi pa rin tumigil si Donald at mas tumawak pa nga ang ngisi. Ba't ganyan ka ba maglakad, Fatima? Masyado bang mahaba? Tanong niya habang tumataas-taas ang kilay. Tsaka may bata yata nagpapalakpakan sa banyo ninyo. Di ba pare? Ang lalakas ng palakpak nila? Sabat naman ni Marvin kaya nag-init ang pisngi ko. Yeah, I even heard that shout. Walang ganang sambit naman ni Gilbert. Stop teasing her. Sigaw sa kanila ni David kahit yumakap ako sa kanya habang naglalakad. Tumawa lang naman ang 3. Kanina pa kami pinagtitingin ng mga tao dahil sa karisma ng mga kasama ko. Lara na si Marvin dahil artista siya. May nakikita pa akong gustong pumunta sa kanya at magpa-picture pero mukhang nahihiya. We reached the boat at nakita ko kung paanong matigilan ang mga tao doong nangunguha ng picture na makita nila kami. Ang ibang babae na mulat nagpabebe pa. Nang lingunan ko sila, nagtaka ako na makitang wala si Gilbert. Nasaan yung kapatid mo? Tanong ko kay Donald. Hindi ko malang napansin na nawala na pala siya. Akmang magsasalita sana si Donald. Nang biglang may tumili kaya napabaling kami roon. May forehead crease nang makita ko may buhat-buhat si Gilbert na babae sa balikat niya. At mukha ay walang emosyon. Lumapit siya sa amin at binaba ang babaeng buhat niya. Halos magliwanag ang mukha ko nang makita kong mukha ng babae. OMG! Siya yung anak ni Senator Rafi De Leon. Her name is Keith. Keith De Leon. Gilbert naman eh. Natatakot nga ako. Nakangusong anikit kay Gilbert. Then, I'm not going to. Sambit naman ni Gilbert. Parang sila lang dalawang tao dahil hindi nila kami pinapansin. Mas talo pang humaba ang nguso ni Keith. Hindi pwede. Sumama ka na lang. Ani at agad na mababa sa boat. Napahagat labi si Gilbert bago bumaling sa amin. I am not going. She's scared of boats. Ani at agad na sinundan si Kit. Sana all.
Komento naman ni Donald at agad na umupo. Silinda naman siya ni Marvin habang napapailing. May narinig akong umubo kaya napatingin ako sa mga babae na nakatingin sa katabi ko. Sumuli pa ako kay David na walang emosyon ng mukha. Hindi pinapansin. Ang mga babaeng nagpapapansin sa kanya. Napatawa ako na makita kong masama ang tingin niya sa damit ko. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Ayaw mo ng damit ko? Tubingin siya sa akin at gumuso. Naglalambing na niyakap niya ako para matakpan ang tingin ko. Don't wear something like this, baby. All the boys are staring at your body which I only own. Natawa ko sa sinabi niya. Ikaw din naman pinagtitingin ng mga girls kahit nakadamit ka. Paano ba kayo kung wala ka ng damit, edi makikita nila yung abs mo? Napanguso ko sa naisip. Where? Tanong niya kaya ngumuso ko sa grupo ng mga babae na hindi malis ang tingin sa amin. Ang iba, nakatingin kila Donald at Marvin na nagsiselfone lang sa gilid. Sumulap siya doon at halos tumili ang mga babaeng naroon kaya napanguso ako. Mga pabebeng to? Don't worry, you're the only one that I love. Aniyat na mulang pisngi ko. Hindi mute, walang nararamdaman natin. Paano yan? Panunokso ko. Well, I can make it mutual. Ngumisi siya sa akin. Paano? Paghahamon ko sa kanya. Nagulat ako nang hinagkan niya ako sa labi. By kissing you. At ginawa niya iyon again and again. I love you. I love you. I love you. At manghahagan niya ulit ako, pero agad ako umiwas at tumabi ng upo kila Donald at Marvin. Bumaling sa akin sandali si Donald at kumite bago balikan ang cellphone niya. Bumaling ako sa tabi ko at nakita kong nakaupo na si David sa tabi ko. Nakangusap pa siya. Hindi ko mapigilang itago ang ngiti ko. Kinalabit ko ang balikat niya pero hindi niya ako pinapansin. Kinalabit ko pa siya ng pangatlong beses pero hindi talaga ako pinansin. My forehead creased. Galit ba siya? Bahala siya dyan. Hindi ako marunong manuyo ng lalaki at hindi ako nanunuyo. Mataas ang pride ko. Kinaw ko ang camera kong nakabitin sa leg ko at nagsimulang mag-picture sa magandang tanawin habang umaandar ang boat. Sobrang linis at tingnan ng tubig. Halos nakikita ko ng buhangin sa ibaba nito. Ang mga iba't ibang klase ng isda lumalangoy sa malinis na tubig kaya kinuhanan ko rin ang mga ito. Sobrang fresh ng hangin. I wish I could stay here with David forever. Kinilabit ako ni David kaya napabaling ako sa kanya. Bulong ko. Tinuro niya si David kaya tinignan ko ang asawa ko. Nakatingin siya sa akin habang nakanguso. Pero agad din siya iwas ang tingin. E di wag, bahala ka dyan. Bakit kanya nang inaasta niyan? Natatawang tanong sa akin ni Donald. Nagalit kasi hindi ko siya pinatapos sa pagdrama. Kaya ayan, gusto magpasuyo eh. Di ko naman alam ang suyo. Ani ko habang tinititigan ang mga litratong nakunan ko sa camera. Biglang tumawa ng malakas si Donald. Pero agad din tong tumigil dahil sa sama ng tingin ni David sa kanya. Nagulat ako nang biglang yumakap sa akin si David. Ilalagay ang mukha sa balikat ko. Yan, di ako natiis. Ano? Tanong ko sa kanya at sinilip ang mukha niya. Why? Aren't you... I cut him off. Hindi ako marunong manuyo. Ani ko kaya mas lalo pa siyang napanguso. Alright, I'm sorry. Napangiti ako sa sinabi niya. Apology accepted. Sambit ko. Dapat ako nagsorry pero siyang nagsorry. Galing ko. Maya-maya pa tumigil ang boto sa nasakay namin kaya nilingon ko sa David. Nandito na tayo? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya bago tumayo at tilahad sa akin ang kamay niya. Tinanggap ko yun at tumayo. Giningan niya ako sa walang masyadong tao. Iniharap niya ako sa magandang tanawin bago bumulong. Look down at the water. Humawak ako sa sarili ng barko and I did what he said. My mouth parted and my eyes widened. Sa ilalim ng dagat ay isang lumang barko. Ang kalahati ng katawan ng barko, lumubog na. May ibang isda na lumalangoy doon. Dahil sa linaw ng tubig, magbumuka itong mababaw lamang, pero malalim talaga iyon. Naramdaman ko ang yakap niya sa likod ko. Ang ganda! Bulong ko. Bakit? Paano nagkaroon ng shipwreck dito? Tanong ko. Our grandfather owns that ship. He was on his way home that night from Hong Kong but unfortunately, the rain suddenly increased. Biglang tumigil siya sa pagsalita at narinig kong pag-iyak niya kaya hinarap ko siya. Nagulat ako nung makita ko umiiyak na nga siya. Niyakap ko siya at niyakap naman niya ako pabalik. Hinagod ko ang likod niya. Shh, it's okay. Pagpapatahan ko sa kanya. I feel guilty. Kung hindi ko sana tinanong sa kanya, edi hindi niya na maaalala pa ang pagkawala ng lolo niya. He promised me that he will never leave me. He was the only one who did not lie to me. He kept all his promises.
I thought Mom and Dad were just joking when they said Grandpa was gone. But no, they're not joking. Ramdam ko ang lungkot sa boses niya. Hindi ko akalaing napagdaanan niya ang mga yun. Akala ko nung una ko siya makilala, sobrang spoiled niya dahil wala siyang puso. Will you leave me too like Grandpa? Tanong niya sa akin at agad ko naman siyang sinagot. Hindi kita iiwan, promise. Bumitaw siya sa yakap na malatiningnan ako ng matiim. I don't believe in promises. Agad ko siyang inunahan. Hindi kita iiwan. I smiled at him. Ngumiti naman siya. He caressed my cheek softly while staring at me. Ngayon ko lang napagtantong tumigil na pala siya sa pag-iyak. Even if I fool you? Tanong ni David kaya napatas ang isang kilay ko. Lulokohin mo ba ako? Pabalik kong tanong. Of course not. Agad niyang sagot kaya napangiti ako. I love you, he whispered. Sa kabilang banda, nakatingin lang ako sa papalayong isla habang napakahalumbaba sa armrest ng sofa. Nalulungkot ako dahil umuwi na kami. Gusto ko pa magstay doon kahit ilang araw lang pero hindi pwede dahil meron pa kami mga trabaho na kailangan na sikasuhin. 2 days staying in Love Island was great. Nakalimutan ko lahat ng problema at stress ko sa buhay. Napatingin ako kay David na nakatingin sa akin habang hawak ng manibela ng yacht. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Ganon din naman ang ginawa niya sa akin at hinagtanong na ako. Why are you sad? He softly asked. Ang isang kamay nasa bewangkot ang isa naman nasa manibela ng yacht. Ngumiti ako ng malungkot. Mamimiss ko lang yung isla. Sana doon na lang tayo tumira, no? Walang ibang problema. We're gonna go back there when we have time. Aniya, kaya napangiti ako. Talaga? Tanong ko at tumango naman siya. Yes! I clapped my hands. Natawa naman siya bago napailing. Nakayakap lang ako kay David at nakatingin sa maninaw na dagat sa naghahampas ang alon habang nagbabiyahe kami pa uwi. Habang patagal ng patagal, nakikita ko ang malinaw na port kung saan naroon ang ibang barko at ang yacht. Dumating kami sa mismong daungan at agad ako inalalayan ni David. Sinalubong naman kami ng mga tauhan ni David. Ang iba, sumakay sa mini yacht para kunin ang mga gamit namin at ang iba naman nasa gilid namin. Lumapit sa amin ang isa sa tauhan at humarap kay David. Ma'am Pia Voleva Vedertieri, Hadeto Che Voleva Payarti, Dessert David Edituang Mogli. Ma'am Pia wanted to see you yesterday. She said she wanted to talk to you about Sir Edward and your wife. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Narinig ko yun pero hindi ko naman naintindihan. Ibang lingwahe ang ginamit eh. Nagmana yata kay David. Ibang lingwahe ginagamit eh nasa Pilipinas naman sila. Biglang nawalan na emosyon ang mukha ni David. Kaya kinabahan ako. Bumaling siya sa akin. Lumambot ang ekspresyon niya. Is everything okay? Tanong ko. Tumabi lang naman siya at tipid ng umiti. Ibinalit niya naman ang tingin doon sa lalaki. Okay, Diglice. La Insurrento al Ristorante Italiano. Okay. Tell him I will meet her at the Italian restaurant. Kung kanina, wala lang sa akin ang pinag-uusapan nila. Pero ngayon parang alam ko na kung bakit. Ayaw nilang malaman kung pinag-uusapan nila. Inalalayan niya ako makapasok sa kotse. Habang nasa biyahe kami, wala kaming imikan. Hindi ako sanay sa ganito. Palagi niya ako inaasar kapag gantong nasa loob kami ng sasakyan. Pero ngayon hindi. Parang sobrang importante ng pinag-usapan nila ng tauhan kanina. Hindi kaya tungkol sa kumpanya niya? May problema ba sa kumpanya niya? Di naman sa ganito umakto kapag may problema sa kumpanya eh. Buong detalye, natahimik hanggang sa makarating kami sa kondo niya. Pinagbuksan niya ako ng pintuan. Hinarap niya ako tagad niyakap kaya nagulat ako. Nagtatakang niyakap ko siya pabalik. Bakit? Nothing. Don't mind me. Aniya tumiwalay sa akin. I will meet a client today. Is it okay? Tanong niya kaya napakurap-kurap ako. Ba't ba niya ako tatanungin? Dapat punta niya na kasi kliyente daw eh. Oo naman. Tumango ako. Ngumisi siya bago siya yumukot hanggan ako sa labi. Kaagad din naman akong gumanti sa ginawa niya. I love you. Bulong niya habang nakatingin sa akin. Ngumiti naman kaagad ako. Thank you. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti niya at napangiwi. Umakto siyang masakit ang puso. Ouch! Aniya. Natawa ako. Hinagka niya ng 3 beses ang labi ko bago pumasok sa loob ng kotse. I love you, baby. Sigaw niya nang pinanta ng kotse niya. Kumaway naman ako sa kanya nang mawala siya. Agad akong pumasok sa kondo. Inayos ang mga gamit namin na nasa maleta. Nilipat ko yun sa cabinet. Habang nag-aayos ng damit, biglang nag-ring ang cellphone ko. Kaya agad ko itong kinuha at sinagot. Hindi ko na tinignan pa ang pangalan dahil tinatamad ako. Hello, Aniya. What's up, cousin? I rolled my eyes.
Eto na naman tayo. Ano? Inis niyang sagot. Ano na? Saan ka ba nagpupunta? 2 days kang nawala? Ano, may jowa ka na ba? Nadeligan ka na ba o tuyot ka pa rin? Saad sa kanya ni Rika. Anong kailangan mo? Psst, yung cafeteria mo te, hindi mo bibisitahin? Hindi porke 2 days kang nawala at nag-vacation, hindi ko naiisipin ang cafeteria mo. Hindi niya na to pinatapos at agad na nagsalita. Sandali, sa Irish bang nag... Hindi rin siya pinatapos si Rika? Hindi si Irish yung lagnako ng tangal ko. Dilig niyang sagot kaya napangisi siya. Ah, okay. Yung nagnako ng tangal mo? Aniya haba nakangisi. Agad naman nagsalita si Rika. Hoy, wala akong sinasabi. May halong inis na sambit ito sa kanya kaya natawa siya. Okay, sabi mo yan eh. Pupunta ako dyan mamaya. May tatanong din ako sa'yo. Bye! Sambit niya at agad pinatay ang tawag. Tinapos niya munang ginagawa bago naligo. Nagbihis ng fitted jeans at white shirt. Kinuha ang cellphone at tinext si David. Me, punta ako sa cafeteria ko. Uusap lang kami ni Rika. Hindi niya nahinintay ang reply nito at agad nang lumabas ng kondo. Kinuha ang susi ng kotse niya sa bag niya at sumakay dito. Tahimik lang siya habang nasa biyahe papunta sa cafeteria niya. Nang makarating siya doon, agad siyang bumaba at pumasok sa loob ng cafeteria. Napatas ang isang kilay niya na makitang may kaaway na lalaki ang pinsan niya. Lumapit siya dito at tinawakan ang braso ng pinsan kaya napabaling to sa kanya. Insan, tawag dito sa kanya. Sino naman ba yung kaaway mo? Bulong niya habang nakatingin sa lalaking nakanguso pero kita niya ang saya sa mata nito. Eto insan yung lalaking yan. Ang aga-aga ba naman binubisit ako? Hindi niya na pinatapos ang sasabihin at agad na hinila ito palayo. Sorry. Pahabol niyang sambit sa lalaki bago igiya ang pinsan niya sa upuan. Aga-aga, peste naman oh. Mamaya ka sa aking lalaki ka. Agad niyang binato ng buong tisyo si Rika dahilan para mapatigil to sa pagmumura. Ano ba yan? Ang aga-aga, mura ka ng mura eh. Aniya, kaya napanguso ito. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Rika, tawag niya rito. Oh, pabalang nitong sagot habang nakatingin pa rin sa lalaking kaaway nito. Rika, paano mo malalaman kung mahal mo ng isang tao? Biglang tanong para matigilan si Rika at malalaking mata itong bumaling sa kanya. What? In love ka? Tanong nito. Bigla naman siyang kinabahan. Hindi. Ano kasi, tanong ko lang kasi curious ako. Pagsisinungaling niya. Tumangutang naman ito. Alam mo, insan, nasa sa'yo yun kapag mahal mong isang tao. Mararamdaman mo na lang katulad ng kapag nasa tabi mo siya at malapit siya sa'yo. Masaya ka. Wala ka na ibang hanap kundi siya lang. Kapag may kasama siyang iba at nakikita mo sa mukha niya na masaya siya, makakaramdam ka ng selos. Napangiti siya dahil dito. Kapag love life talagang pag-uusapan, seryosong pinsan niya rito. Kapag nasa tabi ko si David, masaya naman ako. Hindi na ako naghahanap pa ng iba. Kapag may kasama siyang ibang babae tapos masaya siya, syempre magsiselos ako. Hindi kaya, mahal ko siya? Mahal ko siya. Gagal lang pakiramdam mo kapag sinabi mo sa kanya na mahal mo talaga siya. Biglang sabi ni Rika. Tumango naman ako. Sa kabilang banda. Kanina pa ako lakad ng lakad dito sa loob ng kwarto namin ni David. Kinakabahan ako kung bakit di pa siya umuwi. Hapon na pero wala pa rin siya. Alam ko namang nasa kumpanya na siya ngayon pero kanina ko pa siya tinatawag at tinetext pero hindi siya sumasagot. Ilang oras kong inisip ang desisyon to and I already made my decision now. Sasabihin ko na sa kanyang mahal ko siya. Sa buong buhay ko hindi ko pa naranasan na maging masaya ng sobra. Kapag kasama ko si David, iba ang pakiramdam ko. I feel contented with him. Minutes pass at wala pa rin siya. Napamuntuhan yan lang ko at nilabas ang cellphone ko. It is already 7:30. Nag-overtime ba siya? Pero dapat sinabi niya sa akin kahit text or tawag man lang. I tried to call him pero wala pa rin sumasagot. Wala ko nagawa kaya tinapon ko ang cellphone ko sa kama. Peste! Mura ko nang bigla itong nahulog. Lumapit ako dito at pinulot ko iyon. I checked the screen of my phone and thank God walang basag. Pasalampak ako nahiga sa kama pero agad din ako napaupo dahil sa papel na nasa gilid. Pinulot ko yun at akmang itatapon pero dahil curious ako agad ko itong binasa. My job on you is done. Nakuha ko ng mana ko at wala na akong ibang kailangan pa. Makakabalik ka na sa dati mong buhay. At kung inaakala mong mamahalin kita, nagkakamali ka. Hindi kita minahal kailanman. Kapag nakita pa kita dyan sa loob ng pamamahay ko, mamayang gabi ako mismong kakaladkad sa ipalabas. David, para akong sinaksak ng napakalaking kutsilo sa dibdib.
Naramdaman kong luha sa pisngi ko. My job to you is done. Hindi kita minahal kailanman. So I am just a job? I asked myself and my body began trembling. He used me. Patuloy ang pag-agos ng luha sa pisngi ko. He did not love me. Am I not enough? Kahit na nanghihina pang tuhod ko, tumayo. Pinilit ko pa rin tumayo. Kinuha kong susi sa bag ko at lumabas ng kondo. Nakita ko pang ibang tauhan niya na nasa labas ng kondo pero nakatalikod sila sa akin. I don't care about them. Pumasok ako sa kotse ko at pinandar yon. Ang isang kamay ko'y nasa manibela at ang isa naman nasa bibig ko. Nanginginig ang labi ko and my vision is blurry dahil sa luha sa mata ko pero pinilit ko itong alisin. My heart is aching. No, my whole body is aching. I needed to talk to him. Nang makarating ako sa building ng kumpanya, agad ako bumaba sa kotse ko. Tuloy-tuloy ako naglakad. Hinarangan pa ako ng card pero tinula ko siya. Wala akong makita ibang empleyado. Agad ako sumakay ng elevator at pinindot ang number ng office niya. Agad ako lumabas ng elevator at bumukas ito. Nakasalubong ko sekretary niyang nasa labas ng pintuan. Nagulat siya nang makita ko. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? He asked me pero hindi ko siya pinapansin. Hinawakan ko ang doorknob para sana buksan to, pero hinarangan ako ng sekretary niya kaya tiningnan ko ito ng masama. What? Inis kong sagot. My voice is trembling. Nanginginig ang kamay ko. Ma'am, hindi po kasi pwede. Hindi ko na siya pinatapos at agad siyang tinulak ng malakas. Nang makalis siya sa harap ko, binuksan ko ang doorknob. My whole body went froze at the side in front of me. Tumigil ang pag-ingat at mas bilis ang luhang lumalabas sa mata ko. Nakaupo siya sa swivel chair. May babaeng nakaupo sa kanya habang naghahagkan silang dalawa. Nangangatog ang mga tuhod ko. My whole body is trembling. Tahimik at dahan-dahan ko isinira ang pintuan habang umiiyak. Napatakip ako sa bibig at napaupo. How can he do this to me? Ang alam ko, mahal niya ako dahil sa mga salitang binibitawan niya. Dahil sa paraan ng pagtrato niya sa akin at dahil sa pag-aalaga niya sa akin. Ma'am, mali pong inaakala. Agad akong tumayo at tumakbo paalis sa opisina. At sa sekretary niya, sumakay ako ng elevator. Nangihinang napaupo ko sa gilid habang lumabas sa elevator. Na umiiyak. Sobrang sakit ng ulo at puso ko. He is a traitor. Ang ibang janitor at guard pinagtitinginan ako pero hindi ko sila pinapansin. I need to get out of here. Pumasok ako sa kotse ko at doon ako umiyak. Sinampal-sampal ko ang mukha at noo ko. Ang tanga mo, Fatima. I sobbed. Sumandal ako sa upuan at patuloy na umiyak. Ilang minuto ako nakapikit at umiiyak na napansin ko ang takbuhan ng ibang tao. Biglang umulan. Napatingin ako sa cellphone ko nang bigla itong nagring. Pagka kong natawa na makita ang pangalan niya, hinayaan ko na lang na magring iyon. Pagkatapos mo akong lukohin, paasahin at gamitin, may lakas ka pa ng loob para tawagan ako? Sigaw ko. Para akong baliw dito dahil kinakausap mo ang sarili ko. Sinabunutan ko ang sarili ko at di pa rin ako tumigil sa pag-iyak. Pinaandar kong kotse ko at lumayo sa building ng kumpanya niya. Mahalas ang mangyayari nun. Hanggang sa nakarating ako sa tulay, bumaba ako ng sasakyan at lumapit sa gilid. Lahat kayo mga lalaki, mga manluloko. Sigaw ko. Walang pakialam kahit mabasa ako ng ulan. Kailangan kong ilabas ang galit ko. Sa sobrang galing niya, umarte na paniwala niya akong totoong lahat ng sinasabi niya. Hindi pa ako nasaktan ng ganito kasakit. He cheated on me. Ano ang mangyayari kay Fatima sa ginawa sa kanya na David? Hindi ba talaga siya minahal ng asawa at tanging mana lang ang habol nito? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.